Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayo ay naririto upang magbahagi po ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay merong title na When I Am Weak, I Am Strong. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Tingnan po muna natin ang ating susing talata upang patuloy nating mapagbulay-bulayan kung ano ba yung ibig sabihin ng binanggit ni Apostle Paul na When I'm Weak, I Am Strong. Ano po? Ang ating pong susing talata ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 5 verses 12 to 14. At ito po ang sinasabi doon. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at sa masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Ano po ba yung ibig sabihin ng talatang ito? No? Ito po ba ay yung literal na sanggol na binabanggit sa atin? So hindi po. Ibig sabihin po dito, ito po ay may kinalaman doon sa pananampalataya ng isang tao. Ang pananampalatayang ito ay may kinalaman ngayon doon sa kung paanong tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tigapagligtas ng ating buhay. At higit sa lahat, ang pinaka-importante po rito, paano ba natin tinitingnan mismo ang ating Panginoong Hesus? Siya ba ay ating iniyahayag sa ibang tao? Siya ba ay itinatatwa natin sa ibang tao? Sapagkat dito makikita natin kung paanong mismo even the disciple of Jesus Christ ay itinatwa siya mismo, no? Kaya nga makikita natin dito na paano ba natin siya tinitignan sa pananaw natin sa buhay, paano ba natin siya ipinakikilala, paano ba natin isinishare mismo yung kanyang mga utos at yung kanyang mga salita. Sige po, patuloy po natin pagbulay-bulayan upang maunawaan po natin kung ano yung ibig sabihin ng ating susing talata. Ano po? Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, ang sabi po, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ito po ang binanggit mismo ng Apostle Paul nung siya po ay nangangaral. Ano po? Dito po makikita natin kung paanong bakit ganon ang pakiramdam ni Paul mismo? Bakit ganon yung kanyang kasiyahan? Sabi nga rito, in these scriptures, I have no doubt that Paul, in the midst of all his infirmities and reproaches, had a joy above that which all the wealth and honor of the world could give. Pag sinabi po nating infirmities, ito po yung mga sakit. Ano po? Yung mga nararamdaman ni Paul, yung kanyang kahinaan mismo. At pag sinabi naman natin, sabi nga rito sa atin, yung mga reproaches, ito po mismo yung mga sinasabi sa ating pagkutya, yung mga accusations, mga pagsisi, ano, yung mga blames na tinatawag natin. Kaya nga sabi nga ng Apostle Paul, sa gitna raw ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusik at kagipitan. Mga kahirapan, sabi rito, maliwanag, ano, sabi niya, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ano po ba yung ibig sabihin ngayon ng Apostle Paul? Mga kapatid, ito po ay simpleng bagay lamang. Ibig sabihin po, dapat yung kasiyahan o yung joy na nararamdaman natin sa Panginoon ay hindi dapat iyon magbabago. Anumang bagay, anumang mga problema, agam-agam, o lahat ng mga bagay na po pwedeng, ang sabi nga sa atin, ay maranasan natin, ano? Maranasan natin yung minsan kinukutya tayo, pinipersecute ang tawag natin doon. Minsan naman, medyo sabi nga natin, dumaranas tayo financially, physically. Bakit iyon binabanggit ni Paul na sa gitna raw ng ganong kahinaan niya, ay ando naman daw yung kasiyahan, ano po? Sabi nga natin kanina, when I am weak, I am strong, ano? Dapat andoon lagi yung kasiyahan natin sapagkat tandaan natin mga kapatid, ano? Simple lamang 'yan. Dito sa mundo, meron tayong tinatawag na physical world. So yung physical world na 'yan, these are only temporal. At alam naman natin, di po ba? Our citizenship is in heaven. Ibig sabihin, na andun daw yung ating pagkamamamayan
sa langit mismo. Kung tayo ay panig o tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Sige po, patuloy po natin pag-aralan. Ano po ba yung nakakahadlang mismo sa mga bagay kung saan tayo ay hindi nagiging malakas? Kung tayo ay mahina, naging lalo tayo mahina. Pero kabaligtaran, sabi nga, kung kailan tayo mahina, dapat doon tayo maging malakas. Sapagkat may mga bagay tayong ginagawa na doon tayo nagiging mahina, mga kapatid. Ano po? Ang sabi rito, do you struggle with sin? Ang sabi ng Romans 8 verses 2 to 6, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan nating lahat. Ano? Lahat tayo dyan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa atin. That is the devil, mga kapatid. Ang kasalanang umaalipin sa atin ay gawa ng kaaway. So, iyon ibig sabihin, hinatulan na. Patuloy po natin basahin. Ginawa niya ito sa verse 4. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hiling ng laman. Verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hiling ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. At yung verse 6 nga po, ang pagsunod sa hiling ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ito po ba ay literal mismo na sinasabing kahinaan ng tao? Kapatid, may mga bagay tayo na dapat tatanggapin natin. Ibig sabihin, may mga bagay na kahinaan ng tao. Ngunit, ang kailangan daw natin, sabi nga ng ating Panginoon, ay huwag natin siyang ikahihiya. I-share natin siya. Ibig sabihin, ipangalat natin ang kanyang mga utos at mga salita sa pamamagitan ng tinatawag natin sharing the word of God sa mga kasamahan natin, sa mga mga kapamilya natin, at higit sa lahat doon sa ating mga relatives, ano po, mga kaibigan natin, i-share natin ang word of God. So, yun po yung sinasabing, hindi tayo nagiging malakas sapagkat tayo nagiging mahina kung tayo mismo ay hindi natin alam mag-share ng word of God. Akayin natin sila patungo doon sa sinasabi nating buhay na walang hanggan. Yung kapatawaran nandoon eh, ano po, lagi natin nakikita yon. Kaya nga, ang sabi sa atin, wag na wag tayong bibitiw. Yung mga nagbabackslide, wag na wag po. Sapagkat, iyon mismo yung sinasabing, kahit may edad ka na, ay parang bumabalik ka ngayon na kailangan mo na naman ng gatas. Inahalin tulad ang mga walang tamang relasyon sa Panginoon sa isang sanggol na walang kaalam-alam. Pag sinabing walang kaalam-alam, ito po ay mangmang mismo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ang mamimili, living in sin or living in God. John chapter 16 verse 7 to 8. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Sino ba yung patnubay na binabanggit sa atin dito? Maliwanag to, mga kapatid, ano? Sa verse 7, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga tagasanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ano po ba yung sinasabing kasalanan at yung paghatol ng Diyos? Patuloy natin basahin doon sa verse 12 hanggang verse 15. Ang sabi po rito, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Doon sa verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, iyon ang patnubay na binabanggit sa atin, mga kapatid. Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So very clear po, ano? Patuloy natin basahin. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Doon sa verse 15, tingnan natin, ano po?
ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Maliwanag. Kaya, kung sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Mga kapatid, ito ngayon ang sinasabi sa atin ngayon. Our sinful nature versus doon sa new spiritual nature. Kung tayo ay binago na ng Panginoon, dapat makita yan natin, makita yan doon sa pamumuhay natin. Ibig sabihin, andun ang patotoo. Pero yung old sinful nature, nasaan ba yan? Saan ba nagsimula yan, mga kapatid? Tingnan po natin, ano? Ang sabi rito, the Bible says, all of us have sinful nature. Maliwanag. After Adam and Eve sinned, they began to have sons and daughters in their own likeness. Doon po sa Genesis 5:3, ang sabi rito, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Ano po? Iyon ang sinasabi dito. After Seth was born, tandaan natin, ano? Makikita natin doon yon. God has granted me, sabi ni Eve. Tuwan-tuwa siya. Ano po? Doon ng, iyon ang pumalit mismo kay Cain eh. Si Seth mismo. Ano po? Makikita natin. Then, Seth later had a son. Dito makikita natin sa talatang binasa natin. Doon po sa Genesis chapter 4 verses 26. Seth later had a son named Enosh. At dyan po ngayon galing yung mga descendant mismo hanggang doon kay David at kay Abraham, mga kapatid. So, nanggaling yon lahat kay Seth. So, very clear, mga kapatid. Ano? Andun man yung sinful nature, pero ang Diyos napakabait para sa atin. Ang Diyos ay napakabuti para sa atin. Kaya nga, ang sinasabi sa atin dito, but the Bible says also in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Sa Tagalog po ang sabi, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, ibig sabihin, bagong-bago raw ang sabi sa atin. Ano? Ibig sabihin, tayo yun mismo. Yung tinatawag nating new spiritual nature. Ano yung old has gone, ang sabi sa atin? Iyon ang tinatawag nating sinful nature po natin, mga kapatid. Ano po? And what is a sin? Simple lamang, mga kapatid. Pag sinabi natin kasalanan, not obeying God, not obeying the Holy Spirit. Wala nang hihigit pa dyan, mga kapatid. Ano po? Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, iyon ay kasalanan. Pag hindi tayo sumunod sa Banal Espiritu, iyon ay kasalanan. Ano ngayon ang pinakamahalagang utos? Dalawang pinakamahalagang utos na iniutos sa atin mismo ng ating Diyos. Doon po sa Mark chapter 12 verses 30 to 31, ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Tandaan po natin, ano? Panay buo, sinasabi rito. Buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So, ibig sabihin, yung pag-ibig daw natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa, iyon yung magpapatatag, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, kung hindi natin mahal ang ating Diyos at hindi natin mahal ang ating kapwa, mga kapatid, simple lamang ang ibig sabihin yan. Mahahil ang tulad ka uli sa isang sanggol. Ibig sabihin, mangmang mismo sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi natin lagi, ano? Yung pananampalatayang nanggagaling mismo sa ating Diyos ang kailangang pananampalatayang dala-dala natin sa ating buhay. Romans chapter 7 verse 5 to 6. Noong tayo ay mumuhay pa ayon sa ating likas ng pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hantong sa kamatayan. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Bagong buhay ng Espiritu. This is our new spiritual nature, mga kapatid. Doon tayo namumuhay. Once na tinanggap natin ating Panginoong Jesus, kailangan doon na tayo mamuhay mismo
sa banal na espiritu. Ang sabi sa atin dito, ano po? Maliwanag po yan. Ang sabi rito, we need or ye must be born again. You must be born again. Maliwanag ang sinasabi. Ito po ang lagi natin binabanggit, bakit nagtataka sila? Even Nicodemo, na napakatalinong tao, nagtaka siya mismo, no? Ang sabi niya doon, maliwanag, sa verse 4, paano may papanganak pang muli ang isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong daw ni Nicodemo. Maliwanag ang sagot ng ating Panginoon, no? Tatlong beses niya halos binanggit dito. Verse 3, verse 4, at saka doon sa verse 7. Ang sabi doon sa verse 6, maliwanag, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ito ngayon sabing, kailangan maipanganak na muli. Pag sinabi maipanganak na muli, tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tikapagligtas ng ating buhay. At mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Diyos mismo. So doon yung tinatawag nating binagong buhay. At sabi nga doon sa verse 7, maliwanag, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat, ibig sabihin, lahat tayo tinutukoy dito. This is a universal law, mga kapatid. Ano? Ang sabi sa atin, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So maliwanag mismo sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Ang espiritu at laman. Ano ba sinasabi rito? Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tingnan natin yung verse 10 na naka-blue text. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Clear po yan mga kapatid, ano? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Susunod lang daw yung good works mga kapatid, na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Mga kapatid, napakahirap sumunod sa Diyos mga kapatid, fully. Pero ito ang hinihingi sa atin. Sabi ko nga kanina, even disciple, Apostle Peter, mga kapatid, siya mismo nagtatwa sa ating Panginoon. Ano ang sinabi ngayon doon sa talata ng Matthew chapter 26 verses 69 to 75? Babasahin ko po ng tuloy-tuloy at tingnan po natin yung mga naka-red text. Kung saan tatlong beses mismo itinatwa ng Apostle Peter ang ating Panginoong Hesus. Huwag sana natin itong tularan. Huwag sana itong mangyari sa atin. Sapagkat nawala si Apostle Peter during that time mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Ginamit pa nga niya yung pangalan ng Diyos eh. Makikita natin mga kapatid. Ang sabi rito, babasahin ko po ng tuloy-tuloy. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na tiga Galilee or Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa unang pagkakataon sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, pangalawang beses. Sinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan. Una, ikinaila niya mismo ang Panginoong Hesus ng harap-harapan. Maliwanag mga kapatid na si Apostle Peter during that time or si Pedro ay nawala sa kalooban ng ating Panginoon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka sa mga tauhan niya. Nahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot muli si Pedro sa pangatlong pagkakataon. Parusahan nawa ako ng Diyos. Ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos mga kapatid. Kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Sapagkat ito yung sign mismo na binanggit sa kanya mismo ng Panginoong Hesus na tatlong beses siyang itatatwa bago ngayon titilaok daw ang manok. Doon sa verse 75, last verse,
naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya, tumangis ng buong kapaitan. Yung paglabas niya mismo, tumangis siya ng buong kapaitan, mga kapatid. Pag tinignan natin yan sa Greek word or Hebrew, mga kapatid, ito mismo yung nagsisi talaga siya. Ibig sabihin, taos puso yung kanyang pagsisisi during this time. Halos maiyak siya, halos kabugin niya yung kanyang dibdib during that time na siya mismo ay sinasabi niya sa sarili niya na tama ang aking Panginoong Jesus. Tama si Jesus. Sapagkat batid na batid ni Jesus ang lahat ng mangyayari. Kung anuman yung mga bagay na iniisip niya noong una hindi niya magagawa, pero nagawa niya sapagkat iyon mismo ay dapat maganap. Iyon mismo ang sinabi ni Jesus sa kanya. Iyon mismo ang kalooban ng Panginoong Jesus para kay Apostle Peter. Kaya po mga kapatid, sana sa atin ngayon nananawagan tayo. Wag natin ipagkakaila ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ano? Una, syempre, sa pag-share ng Word of God. Pag-attend sa mga gathering, sa mga Sunday service, mga kapatid. Ibig sabihin, na andoon, alam naman natin yung mga tamang bahay-sambahan. Hindi ito palakihan ng church, kung hindi yung tamang aral mismo sa Biblia ang kailangan nating maunawaan. Ang kailangan yung aral mismo sa Biblia, iyon mismo yung ating pagbasihan. So ibig sabihin, dapat ang isang church daw ay isang full gospel church. 100% Bible lang ang kailangang basihan. Walang idadagdag, walang ibabawas. Hoping and praying na naunawaan natin lahat ang ating mga pinagbulay-bulayan, in behalf of the Philippine Betelites Assemblies of God, our Bishop, Bishop Godofredo D. Chavez, our Church, the Word of Hope Assemblies of God Church, our Senior Pastor, Pastor Christopher E. Ballester, ako pang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.